Hi guys, welcome sa Sip9. So in this video ay may gusto ko ipakita sa inyo itong aking bagong toy, no? Hindi lang siya toy, but it's a manipulative for learning mathematics, no? So gagamitin ko itong manipulative na ito, composed of magnetic, these are magnetic rods, no? Para magnetic sticks. And then merong mga magnetic, well, hindi yata ito magnetic itong balls na ito, no? So pero siyang balls. And ang ginagawa dyan ay pwede natin siyang pagdugtungin yung mga sticks. Tapos pwede natin pangdugtong yung mga balls. No? So for example, gagawa ko ng square. No? Gagawin ko lang is, ihihiwalay ko. Ito medyo malakas yung magnet nito. No? Ayun. Madugtong siya ng kusa. So pwede ko siyang idikit dito sa dulo. No? Yan. Tapos I can stick another one, right? Tapos yan. Ito. So I think yung pwedeng pag-aralan dito is yung, for example, yung balls will represent the vertices, and the sticks, no, or the rods will represent the sides, no? So ang maganda rin dito, pwede tayong gumawa ng three-dimensional objects, no, such as cube, and I think that will be the focus of our discussion, no, dito sa mga series na gagawin ko. And we can actually yan, pwede nating dugtungin yung mga sides, no, kagaya ng ginawa natin sa square, no? So here we have a cube, and well, of course hindi siya perfect kasi yun, bola kasi yung dulo, no? So mahirap siya i-adjust, but then again, pwede na siya, no? So pag ito naman cube, ang pwede naman natin tanungin ay how many, for example, how many balls did we use? Yun yung kanyang vertex, di ba? Yun yung vertices niya. So ilan yan? Ilang balls ang ginamit natin? 8, di ba? So ibig sabihin, a cube has 8 vertices, no? Ano pa? Ilang sticks ang ginamit natin? Yun yung kanyang edges, di ba? So meron tayong 4 sa taas, yung square sa taas. Meron tayong 4 sa baba, so 8 na yan. And then meron tayong 4 din na patayo. So 12, meron siyang 12 edges, no. Kung gusto niyo i-explore yung mga faces, no, ilang faces 'yan? Top and bottom. And top and bottom 2, yung left and right. Yung left hand side ko saka right hand side ko. Dalawa na 'yan. Tapos yung dito saka dito. Dito saka dito ay that's another 2. So 6, no? Yung top and bottoms mean itong nasa taas tsaka itong nasa lapag, no? Okay, so yan. Isa pa lang yan sa mga pwede natin gawin, no? I think parami tayong magagawa. And titingnan natin itong material na to. Pwede na i-test if we can create a more complicated or complex polyhedrons. Kagaya ng mga icosahedron, no? What else? Dodecahedron. So titingnan natin kung makagawa natin using these rods and sticks. Kanina meron akong ginawa yung tetrahedron. Medyo stable siya pag tetrahedron yung triangle. So, are you familiar with the tetrahedron? Pag tetrahedron, mas stable siya kaysa sa cube, no? Okay, so this is a tetrahedron. Kita nyo, mas stable siya kaysa sa cube, no? So titingnan natin kung tetrahedron, ibig sabihin 4 yung sides niya na puro triangles kaysa tetra because of 4 faces na puro equilateral triangles, no? Okay, so hopefully, no, ay magamit natin tong ating magnetic sticks and rods, no, to learn more mathematics in this channel. Para medyo
may ano naman tayo, meron naman tayong kakaibang mga pag-uusapan, hindi lang yung puro chalk and talk, no, na style ng pag-aaral ng math. Okay, so maraming salamat. I hope abangan nyo yung series natin dito sa magnetic rods and the balls natin. Okay, maraming salamat. Gusto kayong invite sa sit9.com yung ating website. At syempre sa YouTube channel natin, youtube.com/user/sit9ph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.